Kung interesado ka sa AVG Supply sneakers at binabalak mong bumili, nasa tamang video. At kung naghanap ka rin ng outfit ideas para sa medyo maulan at malamig na panahon, nasa tamang video ka rin. Kaya guys, huwag na natin patagalin pa. Papakita ko sa inyo muna itong sapatos na binigay sa atin ng AVG Supply. Guys, to be honest, lagi naman ako honest dito sa channel natin. Pero seryoso, to be honest guys, this is the best unboxing experience so far na naranasan ko sa sapatos. Kasi guys, grabe, napaka-premium ng lahat ng bagay about dito in terms of packaging, yung box nila. Box pa lang, sulit na yung presyo na binayad mo. Kasi guys, itong sapatos na to ay mabibili nyo lang sa halagang mamaya ko sasabihin yan guys. Siyempre, gusto ko muna ipakita sa inyo kung maja-justify niya ba talaga yung presyo niya. Yung dust bag niya guys, may drawstring siya, so talagang magagamit niyo to kapag bumabiyahe kayo tapos dala-dala niyo yung sapatos. Gusto ko yung branding guys. Dito na tayo sa sapatos kasi aanhin niyo naman yung box, hindi niyo naman isusuot yung kahon. And sa sapatos na guys, hindi ko na papatagalin. Lalabas ko na guys. Lalabas ko na yung sapatos. Wala niyo kung ano yung ilalabas ko. Next time ilalabas natin yan. Ito guys yung sapatos natin from AVG Supply. Na para sa akin guys, ito yung pinaka-importanting sapatos na dapat meron kayo sa wardrobe. Kasi bagay siya, literal kahit saan guys. Magagamit nyo siya, very versatile pair of shoes. Check na natin guys yung design and material ng shoes. In terms of design guys, kahit minimalist white sneaker siya na may slim profile, tingin ko sakto pa rin to para sa mga medyo may wide feet dyan. Kasi guys, yung toe box niya guys, may pagka-round siya compared dun sa isa kong white leather sneakers na may pagka-almond naman yung shape. Wait, kukunin ko lang guys, ipapakita ko sa inyo para alam akong pair. So ito guys yung white leather sneaker ko from Joseph and ito naman yung from AVG Supply. As you can see guys, yung toe box niya, ito medyo pointed, ito naman may pagka-round. Yung leather quality niya guys, smooth siya na medyo malambot, so hindi talaga may iwasan na magkaroon tayo ng creasing kapag ginamit yung sapatos. Yung stitching niya guys, sobrang pulido and naka-stitch din pati yung outsole niya. And sa outsole niya guys, I think this one is the Margom logo, so Margom sole yung ginamit nila dito sa sapatos. So makakasigurado kayo guys na matibay at magtatagal itong sapatos na ito sa inyo. May konting cushioning lang din tayo guys dito sa may bandang tongue and sa may ankle area niya. And guys, sa likod, meron lang tayong minimalist na AVG logo in gold. And may cotton laces din siya guys na medyo waxed yung feel na medyo malambot. So guys, hindi siya masakit kapag sinuot mo siya. Limbawa, parang laceless yung look. Diba, ilalagay mo lang yung sintas sa loob kasama ng paa mo. So hindi siya sagabal. Hindi siya uncomfortable sa pakiramdam. And guys, ang pinaka-importante sa lahat kapag bumibili ng sapatos ay yung sizing. Size chart nila guys, medyo nakakalito. Ipapakita ko sa inyo yung size chart nila para makita nyo. Pero I suggest guys, you go one size down sa inyong original euro size. Huwag nyo na lang pansinin guys yung conversion nila from euro to US. Pero para sa akin guys, I went with size 43 which is one size down sa aking original euro size na 44. So sakto siya sa akin guys yung 43. Pero guys, huwag kayong mag-alala kasi napakabait nila guys kasi ito nga pinadala nila sa akin. Noong una medyo mali yung sizing tapos pinalitan pa nila. Pero guys, makinig na lang kayo sa sinabi ko kasi tama na yun para hindi rin hassle sa inyo at sa part ng seller na magre-return pa at magpapalit pa kayo ng size. Nga pala yung link nito sa sapatos na to guys, ilalagay ko lang sa description box sa baba. And guys, yung pinakainintay ng karamihan sa inyo, yung presyo niya, ang price niya guys, 3,990. Yes, medyo mahal siya compared sa mga usual na sapatos na nabibili niyo. Medyo ka-presyo niya na nga yung mga legit na Nike, mga Vans. Pero guys, worth it yung gagastusin niyo. Kasi maliban sa you are supporting a local brand. Kasi before guys, hindi ko pa naman naririnig yung brand nila. Pero luckily guys, may subscriber tayo na nag-suggest sa page ng AVG na ipareview dito sa Hans Daily Passion yung sapatos nila. Kaya kung may mga alam pa kayong brands dyan guys, sabihin nyo na. Message nyo yung mga page nila. I-flood nyo. So yun, pareview nyo sa Hans Daily Passion. Ipadala nyo sa Hans Daily Passion. Speaking of outfits guys, magpapakita ko sa inyo ng 6 different outfit ideas. Makikita nyo talaga guys na very versatile kasi from shorts hanggang sa pants hanggang sa suit guys, pwedeng-pwede nyo gamitin ang white leather sneakers. Essential talaga yan. Dapat meron ganyan guys. Kung nagustuhan nyo guys yung honest review natin, mag-subscribe na. And guys, syempre, i-follow nyo na rin ako sa IG at Hans Daily Passion kasi dun lahat ng mga latest na pangyayari. Kasi itong t-shirt ko na Uniqlo you guys, nabili ko lang kahapon lang sa ukay-ukay at suot ko na siya ngayon. Nilaban ko yan kanina, huwag kayong mag-alala. And guys, kung gusto nyo ng ukay-ukay tips, may video tayo dyan. Meron tayong 10 ukay-ukay pro tips. Panoorin nyo na lang dito sa channel. Hindi ko napapatagalin pa guys, baka mabore na kayo. Ito na yung ating 6 medyo malamig outfit ideas. Thank you.
Thank you.